Nag-video ako kasi parang alam niyo nawalan ako ng gana. Hey guys! Hello! Ayan, video. Ipapakita ko sa inyo kung meron akong gagawin actually. So, ipapakita ko sa inyo kung paano natin ilalagay itong window blinds na nabili ko sa Shopee. Ayan. So, ang size nito is 60 by 180 cm. So, like baby. Say hi baby. Say hi to them. Ayan. So, nahirapan talaga ako kung paano ko siya nalagay kasi nga, alam mo yun, babae ako at saka hindi ko alam kung paano ko siya sisimulan. And then, so ano pang selfie ng YouTube kung hindi ko gagamitin, di ba? So, ayan. Nakita ko sa YouTube kung paano ko siya gamitin. Ayan. Ito yung nabili ko sa Shopee. It's gray. Light gray yung color niya. Oh, wait. So, ganito. Yung murang blinds lang guys ha. Kasi hindi naman ito yung murang blinds lang. Ayan. Ito yung itsura niya. Ang size nito is 60 cm by 180 or 120. Hindi ko na matandaan. Basta 60 cm ito. Ayan. So, ayan. Ayang bintana po yung paglalagyan natin. Don't worry. Double, ano po yan? Double yung screen niya. Dito sa loob at saka doon sa labas. So dito sa loob nalilinisan naman at saka doon sa labas hindi gaano. Ayan. So ito yung mga nabili ko. Actually ayan. Anim ito. At saka ito na yung sample. Ayan. Ayan yung sample niya. Ito yung isa. So nanood muna ako sa YouTube kung paano siya ilagay kasi ako lang mag-isa dito. At kailangan kong tumayo sa sarili kong paa nang wala ang aking mister. So, ayan. Ano pang silbi ng YouTube, diba? So, YouTube is very big help talaga. Mga katulad nito. At ituturo ko sa inyo kung paano natin ilagay yung mga accessories. So, hi guys! Sorry na kung masyadong maingay ang background natin. So, ito yung sample na roller blinds. So ayan, ito yung mga accessories niya or ito yung mga panghipit or what do you call this, basta mga eme. Ito yung mga eme. Tuwing mga eme. So ayan, ito yung sample. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ipinasok sa loob. Itong dalawang ito. Ayan. So, let's go. Ayan. So, para mapasok ito sa loob, ito yung nilalagay doon sa paglalagyan mo ng, or doon sa frame ng inyong mga bintana, ito yung ilalagay. Tapos, ito yung paglalagyan naman nitong roller blind. So, ganito lang yan sa loob. Ganito yan. Yung merong parang konting ganito, ito. Dito ipapasok itong isang maliit. Maliit naman lahat eh, char. Ito. Tapos, ganun lang. Ayan. So, magsasnap actually yun. May ibang ganito na kapag nilagay mo, nagsasnap siya. Ayan. So, ulitin natin. Ayan. Ito. Pasok sa loob and then snap. Ayan. So, fix na yan. Ganyan na siya. Tapos, ang pagpasok naman dito sa loob, ang ginawa ko doon sa ang naisipan kong gawin is doon sa aking sa aking paglalagay, uunahin ko itong ilagay sa frame
ng bintana, saka ko ilagay ito. Yan, madali lang naman ilagay. Ayan. So, papakita ko naman sa inyo kung paano siya nilalagay dito sa roller blind. Dapat, ito yung sa likod. Example dito. Ayan. Ito dapat yung nailagay dito. Yung itong huli, ito yung nilalagay dito sa ilalim. Ayan. Dito tayo maglalagay sa frame din ng roller blind. Dito. Tapos, ayan. Tapos, yung dito, dapat magsasnap talaga. Yung marinig mo yung snap na niya. Ayan. Wait at. Ayan. Dapat bigyan mo siya ng force. Ayan. So, intact na ito, guys, at hindi na ito magagalaw kapag yung itong panglagay mo sa frame ng inyong bintana ay fixed din at hindi at maayos at saka hindi siya alog-alog. Ayan. So ganun yung itsura niya. Ulitin natin. Ito yung sa kabila. Ayan. Tapos ulitin natin dito. Lagay. Then dapat mag-snap. Dito tayo sa ayan. So ito ayan. So ito ilagay dito sa frame ng roller blinds, and then dapat maipasok ito dito. So bigyan natin siya ng magandang push. Dapat ma-snap siya la. Dapat mag-snap siya, guys. Bigyan natin ng magandang push. Ayan. So, pumasok na siya. Hindi na yan matatanggal. Kapag maganda yun din yung paglagay ninyo nito doon sa frame ng mga bintana ninyo. So, para mas madali, unahin natin i-screw itong malaki. Ito. Itong malaki doon sa mga paglalagay natin. Doon, actually, meron siyang dalang ganito. Ayan. Ganito yung itsura niya. Apat na piraso. Ganito. Tapos, ganito. Same kahoy naman yung paglalagyan ko. So, iba yung gagamitin. Ako nitong mga wood screw. So, ito yung itim. Ayan. Bumili ako nitong mga wood screw para mas makapit. Ito yung gagamitin ko dahil kahoy naman yung frame ng bintana. So, ito yung gagamitin ko. Ayan, yung itim. Itim yan. Ayan. Itim siya, guys. Itim. Ayan. So, para mas madali, uunahin natin i-screw ito doon. Ayan. So, unahin natin i-screw ito doon sa mga bintana. So, let's go!
This is what it looks like. Oh my gosh, I feel so useful. Ayan. So kaya ko naman pala. Pero inaamin ko nahirapan ako ah. Super duper nahirapan ako as in. So meron pa tayong isang bintana. Ayun. So far parang na-familiarize ko na kung paano ko siya ilagay. And so natapos na tayo. Actually, inabutan na ako ng gabi. Pero in fairness, hindi naman ako masyadong matagal kasi yung una lang talaga yung medyo matagal gawin kasi hindi ko pa alam kung ano yung gagawin ko. Hindi ko pa alam kung paano ko siya didiskartehan na para hindi ako mahihirapan. Pero sa totoo lang, hindi naman ako umabot ng 2 oras. Oh my gosh. I'm so proud of myself kasi nagawa ko siya ng ako lang. See, 5 p.m. na ako nag-umpisa and wala pang 6 ngayon. Ah, 6 na pala. So, kaka-6 pa lang. So, hindi ako umabot ng 2 oras. Ayan. So, goods na, no, for a girl like me. And I hope, guys, na nag-enjoy kayo sa ating mini DIYs this video. Kung meron kayong ibang suggestions or gawin natin bilang isang misis. Ayan. So, feel free to comment down below. And also, don't forget to click the notification bell button para updated ka kapag meron akong mga bagong video tulad nito. So, again, guys, bye!